Okay, it's Daddy Rick again. At bago tayo mag-umpisa, makita ang mga importanteng bagay sa kanilang mga panibagong ginagapang. Matagal-tagal na rin naman pala nilang ginagapang. May isa lang akong paalala, guys. Isa lang akong hamak at baguhang maliit na YouTuber, vlogger, no? Giving my sharing my experience in life. Aking pananaw, with my reaction vlogs, aking videos and everything. Masakit lang kasing isipin na doon sa mga groups sa Facebook saying defenders of the president, all guys, no, is hindi naintindihan yung aking huling vlog na linaw-linaw naman nung title sa thumbnail. Kalagay kasi din eh, hashtag oust Duterte daw. May laki ng question mark eh. Then I was yung mga nambash, nangmura, nakalipusta, nang hindi naman nasilip kung ano yung nilalaman ng content. So, pagsabi ko nga, tinatawag tayong tanga, bobo, gago, inutil, tubogo, mangmang, kung ano-ano pa. Ibalik ang gobyerno sa mga disente na nagtingin sa atin, katulad ng presidente, pero protektahan natin, hindi disente. At kailangan mamayagpag ulit ng mga utak, taing lusaw, no? So, kung hindi tayo magiging iba sa kanila, ano nga ba ang stand natin? Yun lang. Kasi, hindi ko inaasahan na, sabi ko nga, diba, matutong magmatsyag, matutong magbasa, makinig, umunawa, bago pipindot, bago kukuda, bago bubusa. Ganun lang sana. Naiparating sana sa mas marami yung mensahe na gusto kong iparating. Pero kesyo, huwag nyo intindihin yan, tobogo yan. Yung tobogo, tinawag na tobogo yung kapwa niya, tobogo na sa isa tayong lugar. Kaya isang bagay na nakakatawa, dahil sabi nga, comprehension. Huwag sanang ganun. Dahil ganun ang tingin sa atin. So, bago ko ihain yung aking malutong na hamon, yung aking challenge para sa mga politiko, yung mga smartmatic elect, no, na wala na ginawa kundi magbubusa, pati na lahat yung kanilang mga ginagamit na mga patay gutom, na mabibigyan ng konting barya, yung mga putak na mga pakengkeng na artista na gadyan sa network na nag-sign off, hindi nagsara, nag-sign off, okay? Dahil wala lang yung frequency. Is patuloy na ginagapang yung gusto nilang igapang. Ngayon nga yung aking nakaraang vlog, diba? So I just want to present this short intro, no, para maunawaan naman kung para kanino ba talaga itong pinaglalaanan ko sa channel ko ito. So watch this. Before I start, I just want to have this one simple request. Please, don't skip the ads. The revenue of my channel will be dedicated to charitable institutions, especially for those kids having that severe illnesses that we are trying to support way, way back before. And with this help from you, I am not asking you any amount of money, but it is only about that short period of your time leaving that ads, not skipping. And the fund will be coming from the advertisers putting ads in my channel. That will be a very big, big help. So again, I just want to remind, please don't skip the ads and let us help those angels survive. Thank you very much for that time, guys. And again, I just want to remind, don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. Again, this is Daddy Rick talking about the reality of life. And always remember, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Thank you very much. Enjoy watching.
Ayan ang patuloy nila pinauugong na kung ano-anong mga bagay ng tungkol sa pagkaka-sign off. Paggusal daw sa press freedom. 11,000 taong mawawala ng trabaho. Mga biglang nagising ang mga tulog. Mga biglang kuda ng kuda ang mga artistang ubod na tatalino. At gagamitin na naman yung mga kadamay, bayad muna, ano pa ba yung mga lintik na yan ng mga makakaliwang grupo. Diba? Diba? Pag may pera, may rally. Biglang-biglang magkakakampi kayong lahat. Anong ending? Ayun, inilaladlad ng KMU, ipinagpupuputak ng mga ubod na tatalinong mga ta-artists, di ba? Aus Duterte. Ayan. Ngayon, total patuloy niyong ginagawa yan, di ba? Pinggigising naman tayo sa umaga. Si Pangulong Duterte pa rin naman na nakaupo. Hindi na kayo nagsawa, hindi na kayo napagod. Nung nagpaplano tungkol sa dapat gawin sa COVID-19, asan kayo? Tulog! Pag may nakitang dapat sitahin, may nakitang pwedeng maging malaking istorya, bubusa, puputak, di ba? Tapos, pag hindi umubra, tulog, di ba? Takot din kasi kami magkasakit, di ba? Asan kayo? Di ba? Oh, may ilan-ilan na mga artista na sabi ko nga na nakaraan ay salute, di ba? Sariling sikap mo yan di ba? Wala naman nag-utos sa'yo Ginusto mo yan, pero wag mo kaming sabihan din na sana masarap ang tulog namin, yung pinakain namin. Dahil unang-una, hindi naman kami kasama dun sa nalapagan mo ng pagkain sa lamesa. Okay. So, to make the story short, paulit-ulit, nakakapagod na. Sabi ko nga, ilang beses ko nang binanggit ito sa aking mga nakaraang reaction videos. No, sa aking mga vlog na reaction videos. Dahil nga, paulit-ulit kayo. Ito, sa mga kapwa ko naniniwala sa kakayahan ng ating mahal na Pangulo. Isa lang ang hihilingin ko sa inyo. Sana makinig. Sana maunawaan. Sana maintindihan. Kung ayon kayo dito sa hamon na sasabihin ko, sabihin ninyo at ipakalat upang malaman ng iba, upang sabay-sabay natin silang hamunin. Dahil sabi nga, itong hamon na to, isang imposibleng bagay na kahit sino siguro hindi magagawa. Pero, kung magagawa nila, sabi ko nga, ako mismo tataas ko kamay ko, sasaludo ko sa kanila, at yung pagmamahal ko kay tatay, ililipat ko sa kanila. Ganon kasimple. Kaya sabi ko, mga kapwa ko, BDS na naniniwala sa ating mahal na Pangulo, unawain, pakinggan, intindihin. Upang maramdaman kung ano ba yung hinihiling ng challenge na to. Okay? Kung nagpasikat si Francis Leo Marcos, yung tinatawag niyang mayaman challenge. Okay? Ito naman ang challenge ko sa inyong lahat ng mga pulpolitiko, utak-taing dilaw na lisnalusaw, no? Yung mga bayaran, di ba? Yung mga oligarch na nagbabayad para magpaingay, yung mga nagmamarunong na mga artista, magsama-sama kayong lahat. Pagplanuhan nyo itong sagot dito sa challenge na to. Ayan, baka pamisa-misa tumahimik mo na kahit mag-isip kung i-accept nyo to. Marami na nagsabi sa akin, napaka-imposible, pero ulitin ko. Ito yung aking napaka-simpleng challenge. Ayan, lalo na to sa mga nagsasabi sa mahal na Pangulo na, diba, elected ka, so be a smart elect. Kasi kami, mga decente kami. Diba, iba kami mag-isip. Diba, ikaw kasi palamura ka. Mga ganun-ganong style, diba? Makapanlait. Diba? Ganun-ganon na lang. Parang akala mo yung kausap nila. Walang kaalam-alam sa mundo. So, eto. Total, kayo naman yung nagsasabi na smart kayo. Decente kayo. Kayo yung magagaling. Gustong-gusto nyong mabawi yung kapangyarihan. Gustong-gusto nyong makuhang muli. No? Yung upuan dyan sa Malacanang, matapos mangyari yung sunod-sunod na lahat ng kayo. Diba? Ito lang. Ang tawag ko dito is Polyvirus Challenge. At kasama na ang inyong mga followers. No. At yung inyong mga aso. Mga nabayaran ng konting barya.
Yan. Yan ang challenge, no? Ano yung rules ng challenge? Maglatag kayo. Lilinawin ko ha. Maglatag kayo ng isang konkreto, isang daan at isang porsyento na solusyon sa kinahihinatnan ngayon, sa katayuan ngayon, sa kasalukuyan na meron tayong krisis, no? Na pagbabang pagbaba ni Tatay Digong. Maglalahong parang bula ang COVID-19 sa Pilipinas. At babaha ng pondo yung mga patay-gutom na ginagamit ninyo para sa eleksyon na nababayaran ng konting barya, biglang aasenso. Lahatin na natin lahat sila. At pati kami, gaganda ang buhay, aahon ng todo-todo ang ekonomiya. Lalampasan natin yung first world. Hindi ko lang alam kung itatawag sa atin. Hindi na pwede maging second, dahil lalampasan mo nga yung first. Bahala na kayo mag-isip. Tayo matalino eh. Diba? At kaming lahat ng OFW pwede nang umuwi sa Pilipinas at mamumuhay kami ng sagana sa pagbabalik ninyo sa kapangyarihan. Yan. Ang gusto kong tanggapin ninyong hamon, mga polyvirus, no, mga politikong virus na walang ginawa kundi kumuda, sumatsat, pumutak, bumusa. Manisi, 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 manisi. Kaya ayan, itong pagkakataon ninyo, maglatag ng solusyon. Primero, solusyon. Sabi nga nila, muy bien. Kumbaga sa pagkain. At, pag yun, nagawa ninyo. Sampu siguro ng lahat ng nagtatanggol kay Tatay Digong. Kung naunawaan man nila yung nais kong iparating at aayon sila sa sinasabi ko. Una na ako nasusundo kay Tatay Digong sa Malacanang para sabihin tayo. Tara na. Baba ka na dyan. Ihahatid ka namin sa Davao upang makapagpahinga ka na. Wala ka lang isipin. Wala ka nang intindihin. Ibalik mo na sa kanila ang kapangyarihan dahil nagampanan nila ang isang bagay na imposible. Upang doon, nakasama mong pamilya mo at mamuhay ng normal. Yun lang ang masasabi. Mauuna na ako. Nasusundo. Isa lang akong hamak na tao na naniniwala sa Pangulo. Kasama nyo ipagtatanggol na namang yung mga katarantaduhan na nandiyan dyan sa paligid na pinagagawa ng mga dilawang utang na mga nasa mabababang kapulungan. Kahit kailan, hindi ko yung pwedeng isisi kay tatay dahil hindi kasalanan ng ama ang kalokohan ng anak. Kaya sana masamahan nyo ako dito sa laban na to, mga kapwa ko BDS, kung solido nga kayo, pure-blooded Duterte. Maraming salamat pagkakataong ito. At sana naunawaan ninyo yung unang sinabi ko doon sa aking paunang salita. Matuto mag-analisa, makinig. At kung sa tingin ninyo, nararapat itong hamon na to, huwag kalimutang i-share para maipaalam sa mas marami na sabay-sabay natin silang hamunin. Maraming salamat sa inyo. Pagpalain na ba tayo ng buong may kapan. Stay home, stay safe.